Okay, ma'am, ito po ang gagawin natin ngayon sa ating printer na Epson L565. Tayo po ay mag-xerox ng long. So, sa iba po na hindi po nila alam paano po gagawin, ituturo ko po sa inyo yung step by step ng pag-xerox ng long. So, ang gagawin po natin, una, ilagay po natin siya sa ang atin pong documents na long na xerox sa ibabaw sa ADF. Okay. Kailangan po yung print po niya na sa ibabaw. Ayan po. Yung print po niya na sa ibabaw. Okay. So, face up po yung ating documents. Salang po natin sa ADF. Next, ang gagawin po natin ay pupunta po tayo doon sa menu. Siset po natin. So, mag-adjust lang po tayo ng... Okay. So, punta po tayo dito sa copy. Ito pong copy. Select po natin gamit po yung OK button. Then... Okay po tayo ulit. Hintayin po natin kasi nag-ship siya, nagpapalit siya ng okay. And then maya-maya po, papalit po siya ng start. So, antabayanan po natin pag nag-okay po siya. Punta tayo sa settings. And then, select po natin yung down arrow key. Yan po, para sa layout. So, down arrow key tayo. Pagdating naman po dito, nakalagay po dito ay legal kasi nakaset na po ito kanina, no? Ang gagamitin po nating arrow ay right arrow key. Tapos, lumipat po dito yung focus. Up and down arrow key po yan para po mapalit. Pansin niyo po, up and down arrow key. Palit po tayo ng A4 documents, legal documents, and letter documents. Yan lang po. So, ang gagawin po natin, select po natin yung legal. And then, pag okay na, nakaset na, select po natin yung okay, done. So, okay. Then, select, press po natin itong back na button. Okay, so, nakaset na po yung ating pagsiserox ng long. So, start po tayo. Ang pipindutin po natin dito, ayan, kasi po ito po, pagdating po dito sa copy o sa Xerox, nakalagay po kasi dito yung start copy at saka settings. Nag-alternate siya, nagpapalitan. Make sure lang nalalabas po yung ADF dito para po yung ating pong kasi Xerox na long ay dito po sa ADF manggagaling. So okay, nakalagay, ulitin ko po, start, copy, nakalagay, nagpapalitan po siya, nagkaroon transition. So, pag nag-start po tayo, hintayin po muna natin mag-start copy, saka po natin pindutin ang B and W button. Okay. Dito naman po sa number of copies, pwede po tayong mag-up para pagdagdag ng copies, 2 copies, 3 copies, up arrow key na po ang gagamitin. Yan, 4, 5. So, ang gagawin po natin ay isang copy lang. So, down arrow key po tayo. Okay, so start na po tayo. Hintayin lang po natin siya na mapalitan ng okay. Ito na po, start copy. Pindot na. Okay. So, okay na po, nag-start na po tayo. Yan. Okay na po, tapos na po yung ating pagse-xerox ng long. Yan po. Okay po. Sige. Yun lang po. Maraming po salamat.